International, a kingdom that cannot be shaken, isang ministeryo na kung saan ang salita ng Panginoon o purong-purong salita ng Diyos ang ipinapangaral at ang tanging itinataas ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus lamang. Kaya ate, welcome na welcome ka sa lugar na ito at ang lahat ng ating mga kapatid ay natutuwa na ikaw ay narito. Amen. Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Amen. Tayo po ay dumako sa pagpapatutuo o pagbibigay o pagpapahayag ng mga mabuting bagay na ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi po ng Marcos, di ba, sa 8:38, ang sino man daw na magkahiya o ikahiya ang salita ng Diyos o ang Diyos ay ikakahiya niya rin. Amen. Sabi po dito, kapatid, sino man ang nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng ilahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Amen. So, ibig sabihin po, hindi natin dapat na ikahiya ang Diyos at ang kanyang salita. Amen po ba? Amen. Hindi dapat tayo na nagdadalo ang isip na ipinapahayag natin ang salita ng Diyos at ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Pangunahan ko na po, nais kong ipagpasalamat sa Lord sapagkat nakita natin meron tayong bagong drum set at iyan ay isang kabutihan ng Panginoon sa iglesyang ito at sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil may mga tao siyang inilagay sa iglesyang ito na bukas ang palad na nagbibigay at tumutugon sa bawat pangangailangan ng iglesia. Amen? Dahil hindi papayag ang Diyos na maliit ang iglesia o ang mga gamit ay hindi magaganda dahil lang gusto ng Lord talaga namang the best na para sa kanyang iglesia, tunay na iglesia. Amen po? Ang Lord ang gumawa nito at sa pamamagitan ng mga tao o sa ating lahat na nagkakaloob, patuloy na nagbibigay, tumutugon po sa bawat sinasabi ng mga pangangailangan ng iglesia ito. Kaya palakpakan po natin muli ang Panginoon at ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. At nais ko rin pong ipagbigay ng pasasalamat kasi nakalimutan ko last Sunday, nag-text nga pala yung aking yung kuya ko, nag-text siya. Ang sabi niya sa akin, Chick, kung maalala niyo po, nandito siya nung mga nakaraang panahon. At siya yung nakaalis, nakapunta siya ng New Zealand. At in 5 months time, ang text niya sa akin, siya ay nakakuha na ng kanyang sasakyan. Siya ay naka-BMW, sabi niya. Amen? Nakakatuwa ang Lord kasi nagulat siya dahil hindi niya akalain na i-approve siya ng Department of Finance yata doon sa bansa na yon. Dahil mahigpit sila pagdating sa, di ba sa atin dito sa Pilipinas, kapag gusto mong kumuha ng kotse, madali lang na pumunta ka sa mga center ng mga kotse o ng mga sasakyan o sa banko. Di ba madali lang naman tayo, hindi na natin kailangan kung, pero doon, sabi niya mahigpit, pero nakakatuwa ang Lord kasi in-approve ka agad ng Lord o in-approve ka agad ng Department of Finance yung aking application para doon sa sasakyan na yon. At yung target ng sasakyan, yun yung sasakyan na nakuha niya. Na nung pumunta daw siya doon, mga 1 month pa lang siya, nakita niya na yung sasakyan na yon at pinagpe-pray niya na yon. Amen? Pinagpe-pray niya na. Gusto niya yung talaga yung sasakyan na yon. Dahil ang purpose niya rin naman, dahil sa pagtatrabaho niya, kailangan niya ng sasakyan, yun yung parang yun yung mas convenient para sa kanya na sasakyan. So sabi niya, baka pag na-approve ako, wala na yung sasakyan na yun. Yun ang fear niya. Pero natutuwa nga siya dahil ang sabi sa kanya nung sa mismong center nung mga sasakyan na yun, ewan ko kung anong tawag siya sa kanya, agent. Naroon pa daw yung sasakyan na tinignan niya nung nakalipas. Amen? After 4 months, kasi 5 months na siya dun eh. Pag 1 month daw siya, nakita niya yung sasakyan na yun at pinag-pray niya yun sa Lord. At ganun kabilis ang Lord na tumugon sa kanya. Amen? At ang sabi niya sa akin, alam mo ba, Jake? Sabi niya ganun, dahil yan sa tithes na binibigay ko. Sabi niya ganun. Kaya sabot ko sa kanya, alam mo kuya, kung higit pa sa tithes ang ibibigay mo, higit pa yan ang ibibigay
ibibigay ng Lord. Kung ibibigay mo ang first fruit mo, masigit pa dyan at hindi mo talaga ina-expect ang ibabalik ng Lord sa'yo. Amen! Sa college,
mahirap ma-accepted ng exam. Kaya, todoaran ka, tapos, sabi nga nila, Pilipino lang yan, madali lang yan. Pero sa totoo lang, Pilipino, mahirap sa college. Tapos itong final exam namin, exam na namin nun, nagsulat na ako sa booklet ko ng pangalan. Tapos sabi ng teacher namin, may ma-accepted sa exam. Yun na nga, yung ginawa naming thesis. Kasi yung thesis namin, ang pamagat nun, alak. Anong epekto ng alak sa estudyante? Eh, di na malalayo sa akin. Dati akong lulong sa alak. Painom-inom. Kaya yung sa akin, yung ambag ko dun, yung mga question, yung mga unang time ng thesis namin, na yung buhay ko yung nilagay ko ron. Yung pala, nagustuhan ng prof namin. Kaya, salamat sa Diyos, accepted ako sa exam. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Hindi ko ina-absinat yung linggo. Para sa kanya yung linggo ko na talaga. Salamat. Amen! Sinasabi kasi diba ng Matthew 6.33, Mateo 6.33, kumuunahin natin ang kaharian at ang katwiran ng Diyos. Idaragdag niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Amen! Praise God! Hallelujah! Sina po isang pumunang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen! Napakabuti ng Panginoon, ano? Meron tayong bagong drums. Punihin po ang Diyos na buhay. Palakpak naman ang Diyos sa ating mga buhay ng nagsakripisyo po sa para po sa ating bagong drums.
ganon. Sapagkat tunay po talaga na ang Diyos, napakabuti po sa ating mga buhay. Kung tayo lamang po talaga magtatapat, tapat ang Diyos, payayamanin niya tayo. Amen? Sapagkat kapag nakita ng Diyos ang puso natin na andun talaga ang kabigatan mo, andun yung heart mo na ng Diyos ay nagbibigay po para sa Panginoon. Naalala ko nga po nung nakalipas na
ibigay po sa gawain ng ating Panginoon. At syempre po, yung mga gamit pa po natin dito, kailangan po natin ito kompletuhin. Kailangan po natin ng organ. Amen? At marami pa po tayong dapat na bibilihin dito. Kaya napapasalamat tayo sa Panginoon. Meron na po tayong mga drugs. Alam niyo po, habang tumutugtog ang manugtan, ano po ang nararamdaman niyo? Masaya. Amen? Alam niyo po, ako po, masaya-masaya at lumuluha po talaga ako habang pinapalo niya yung drugs. Kasi kakaiba po talaga. Amen? Kaya sama-sama po tayo sa pakibahagi po tayo sa lahat po ng mandate ng Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? Kaya po, magbigay po tayo. Hallelujah! Magbigay po tayo ng may katapatan sapagkat sabi sa Galatia 6 verse 9, huwag tayong maghinawa sapagkat sa takdang panahon ibibigay ng Panginoon, ibibigay po talaga ng Diyos sa atin yan. Amen? Sige po,